Hello po mga Kalingap. Hi mga Kalangga. Please support Trending Pia. Thank you. Oh. Welcome back to my channel, Trending Pia po. Ayan, bago natin i-start ang ating reaction video, pasalamatan muna na natin si Lord sa maraming blessing. Thank you po Lord. At syempre, pasalamatan natin ang may-ari ng video, Rachel Morales Vlogs. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at kay Roel of Malalag. At syempre, supportahan natin ang ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Frav, at Edna Vlog. Ayan. Kuya Brooks, Daddy Donut TV. Ayan. Kalinga of Angeli, Kalinga of Awe. At lahat po ng mga small charity vlogger, The Rocks, subscribe nyo po na natin at panoorin na kanilang mga videos. At syempre mga co-reactors. Ngayon guys, ay grabe na utal na ako. Ang ganda naman na sinabi dito natin po. So, na utal na ako dito. Ang grabe. Grabe guys. Ayan. At maraming salamat po sa nagla-like, nag-share at nagsusubscribe kay Trending Pia. OMG guys. Grabe yung mga binitiwan dito sa salita ni Bunso. Talaga sobra-sobra tayong kikiligin. Ay, thank you naman kay Bunso. Ayan. Pinakilig tayo nung gabi. At syempre, i-reaction video natin to. Tara na guys! Gusto ko din po yan gawin kasi silang ga. Wala po siyang tayo. When Dodong Roel gave you the promise ring and he shared it with us, that show bravely and truly love sa'yo, saksi ang buong mundo, at ang face reaction mo ay magic. Hindi ko po talaga in-expect yun. Tsaka ako makikita niyo po sa mukha ko na parang nagulat at parang hindi ma... Parang yung mukha ko ay parang ano, nahiya po ako nun. Tsaka, syempre po first time ko yun. Kaya speechless siya. Hindi niya akalain kasi. Sobrang na-surprise siya ni Dodong. Sa gantong edad, syempre, ngayon nakatanggap tayo ng ganun. Promise ring. Hindi naman po sa pagiging... Siguro bata nga, yun, parang tuwang-tuwa. And tuwang-tuwa lang po talaga ako kasi na-appreciate ako ng tao tsaka sobra akong pinapahalagahan. Yun. Yun talaga bilang isang babae. Sobrang super appreciated mo yun. Kasi pinahalagaan ka eh ng lalaki. At grabe, yung lalaki nagpapahalaga sa'yo. Ay, ang gwapo naman mo sa'yo. Kinikilig ako guys, ang gwapo na nagpapahalaga sa kanya. Bagay na bagay sila kasi napakaganda rin naman. Bagay na bagay. Nangihingilig na, ngingilig-kilig na kilig, grabe. Ako nung sinabi niya na para akong isang glass. Yun. Na kapag nabasag, mahirap nang ibalik. Mahirap nang buuin. Ganun yung pagpapahalaga niya. Kaya sobrang swerte natin kasi nakahanap tayo ng taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Tama silang ga, Rachel. Sobrang swerte talaga ng isang babae na nakahanap ng isang lalaki na lubos kang pinapahalagahan. Lubos kang iniingatan. Kasi lahat tayong mga babae, ganyan yung ating gusto. Yung binibigyan tayo ng pagpapahalaga, nire-respeto. Full package na nga eh, ang Roel of Malalag. Graduate. Charity vlogger, napakabait. Gwapo. Diba? Kung blau, di matalino. Full package na bunso! Bagay na bagay kayo, bunso. Ay! Ay! Ninang ako dyan. Ang kulit ni Tita Trending Pia. Yeah. Baka silang ga maging first boyfriend dati. Ay, Diyos ko! Ayoko na nang ate, tarating! Ay, grabe! Kung sino na yun? Umisad yung upuan ko, guys! Silang gana yung first, magiging first boyfriend ko! Ay, 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 ay! Grabe yun, guys! Yun na lang. Kasi ang pangit naman ng paiba-iba ka na. Diba? Grabe, yun na nga lang daw. Speechless lang ako, pero sa loob-loob ko,
first and last na po si Ruel of Malalag. Ay, sana oh. Ayan, speechless daw siya kasi yung puso ko wang tuwa. Yes. I feel so special. Kasi kaya nga ikay nagiging nagiging speechless ka, yung hindi ka makapagsalita kasi sobra ka na surprise. Hindi mo ini-expect na makakatanggap ka ng singsing ng oras na yon. Na grabe promise ring, 'di ba? Hindi mo ini-expect 'yon. Talagang sobra-sobrang hindi ka makakapagsalita. Hindi mo alam kung anong mararamdaman mo, pero sa puso mo at isip mo, tuwang-tuwang-tuwa ka kasi jackpot. Kasi may lalaking nagpapahalaga sa iyo ng ganito, lalaki na talagang karapat dapat sa iyo. Grabe, ang kulit ko. Yes, if ever man po na dumating sa point, siya po ang first boyfriend ko. First and last. Wala na pong iba. Panalo. Sobrang siyang mapagmahal, mabait. Nasa kanya na lahat. Diba? Isipin niya muna yung pamilya niya kaysa sa sarili niya. Grabe. Para nagpupursige siya, makatulong, hindi lang sa pamilya niya, maging sa iba. Tam! Grabe. Siyempre, hindi lang naman purpose ng isang charity vlogger is yung ibang tao. Siyempre, unang-una dyan, yung pamilya. Pamilya, siyempre. Diba? Siyempre, pamilya muna, bago ibang tao, diba? Ganun po yun. Grabe, ano? Ay, first grabe yun. First and last. At sobrang proud siya kay Ruel. Na talagang na kay Ruel lahat na nang hinahanap niya sa lalaki. Kaya sabi nga niya sarili na wala na siyang hahanaping iba. At kung magkaka-boyfriend siya, first and last na si Ruel sa kanyang buhay. Ay! Grabe! Ay! Wag! Kanang humarap ng iba, nandito naman ako. Tayo na lang dalawa! Grabe! My first and last. Wow! First and last talaga niya si Ruel. Grabe! Sobrang swerte nila sa isa't isa. Grabe, sweet! Ang ganda na bang sa... Grabe yung treat sa atin. Grabe yung treatment. Grabe yung pagpapahalaga sa kanya kasi ni Rowan. Talaga, na-shock as in. You really deserve each other po. Grabe, napifeel kita lang ga. Kiting. Sobrang na-shock talaga ang person. Na-shock ang person. Siguro kung may mama lang ako na magpagkwentuhan, ikwento ko na sa kanya yung nararamdaman ko nung araw na yun. Bunso, tita, andito si tita. Hindi mo kinikwento sa akin yan, ha? Dapat kinento mo yan sa akin, bunso! Bunso, Rachel, andito si tita Pia. Pwede mong kwentuhan, like ang sinasabi sa'yo. Kilig na kilig ka dyan. Kaso, wala. Naikwento ko lang siya, ano lang. Kausap ko yung sarili ko. Andito si Tita Pia Bunso. Ay nako, ikaw talaga. Siyempre, maririnig naman tayo niyan kahit walang response. Okay. Nakikinig yan. Kinikwento niya sa mama niya kahit hindi niya nakikita. Ayan, feeling niya nakikinig yung mama niya. At syempre, proud of proud sa iyo, Bunso, ang iyong mama. Grabe. Napakagandang bata. Ay nako, kung ako yung nanay mo talagang totoo. Ay nako. Kung masaya rin siya sa mga na-achieve natin ngayon. Masayang masaya. Siyempre, sa mga na
ano, sa mga, isa sa mga pangako ko is natupad ko na. Kaya, masaya ako na natupad ko yun. And masaya ako na nakikita ko rin. Congratulations, Bunso! Ayan, pangako niya. May pangako na siyang natupad. Thank you so much, Bunso. Ayan, natupad mo na isang pangarap mo. Keep it up, Bunso. Ayan, alam ko napakabait mong bata. Ay, grabe. Kaya binibiyaan ka ni Lord ng mga blessing na kahit talaga hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral, ayan, may mga pangako ka na agad na natutupad. Kaya, be proud of you. Ayan, ang galing mo. Ayan. Masaya yung pinagbigyan ko. Siyempre, katulad kay Papa, yung pangako ko sa kanya na ganito. Nabilan na niya mo to. Sobrang magaan sa loob mo na nakakatulong ka din sa pamilya mo and especially sa ibang tao. Yes, ganon silang maglangga sa kanilang pamilya. Tuwan-tuwa sila na talaga na bibigyan yung mga pangarap ng mga parents nila. Nakaka-proud po silang dalawa. Si, di ba, si Ruel of Malalag, binila ng bunggo. Bunggo, si Kalinga Pawe. Si Bunso, nabigyan na ng motor si Tatay Rizan, di ba? Ay, grabe. Without camera or may camera man. Kasi hindi naman din kailangan sa hindi naman kailangan na porque ano nga charity vlogger is lagi na lang pag-vlog yung pagturo. Minsan sa school or sa daan, yan, lagi tayong nakakakita ng maaari nating matulungan and syempre yung sa mga taong nasa paligid natin na nanghihingi. Hindi naman kailangan natin na i-video pa para makita ng ibang tao na ganito yung ginagawa namin, na huwag nyo kaming i-bash, ganito yung ginagawa namin. Hindi naman palaging ganun, di ba po? Ayan, kasi hindi naman talaga lahat ay dapat i-camera. Hindi naman lahat ay dapat ipakita lahat na nangyayari. Tulad nun, guys, 'di ba, nanggaling sila dito. Yan, nagkabanding-banding kami. Kaya yung maghahanap ng mga banding namin ni Bunso, katulad nung sinama ko sila dito, hindi po talaga ako nag-camera. Kasi gusto ko ma-private. Ayan, kung ano mang aming napag-usapan, naging kwentuhan, maging private lang, di ba? Kasi gusto ko din ma-feel nila na hindi naman si Tita Pia ganun, na porket nandyan sila, video lang ng video. Hindi po tayo ganun. Ayan, kaya may video man ako, kunting-kunti lang. At yun ay nung paalis na talaga at nung dumating, yun lang po talaga yung pinakang video ko. The rest, wala po. Ayan, kasi nga, yun yung rin na bigyan din talaga ng privacy, di ba? Na talagang hindi naman lahat ay naka-video. Yung mga banding-banding, hindi naman lahat. Kaya, grabe, nakakatuwa po talaga yung banding na yun, worth it po. At yun nga, sabi na Bunso, hindi naman kailangan lahat sa camera ipakita. Di ba? Yung pagbabanding, yung mga binibigay, lalo yung mga binibigay na pagtulong, ayan, yun naman ay, ano, pwedeng i-private na lang, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ay dapat ipakita. 'Di ba? Para lang ano, 'di ba? 'Yun. Napakaganda ng mindset niya. Talagang sobra akong humahanga sa kanilang dalawa ni Rowel. Sobra po. Sobra-sobra ang pagangako sa kanila. Bilang naging tita Pia nila, naging ate Pia niya, tawag sa akin ni Rowel, talagang sobra akong na-fraud. Sobra akong na-fraud na talagang hinangaan ko sila ng sobra. Kasi sa kanila ko nakita isang content creator kung paano magmahal sa katulad namin mga reactors. Kaya talagang sobra akong na-proud po. Sobrang proud na proud ako na maging reactor po ng Rochelle. Kasi talagang nakilala ko na sila, nakasama ko na sila, at kahit sa kunting panahon na yon ay nalaman ko yung mga tunay na ugali nila na talagang sobrang bait po nilang dalawa. Wala akong masabi. Walang tulak kabigyan. Lalo si Bunso, ayan, ay grabe. Sobra pong proud ako dyan kay Rachel. Sobra. Napakabait pong bata. Ang pagtulong, anytime. Anytime, kahit walang camera. Tama, Bunso. Kahit saan pa yan.
Kaya sa mga ano, sa mga nagaan sa amin, iniisip ko na lang na sa bagay, hindi niya naman nakikita yung ginagawa. Kaya, yes. Kaya sabi ko sa isip ko nung ano, nung umiyak ako nung sa vlog ni Kuya Vincent. Last na iyak na yun. Ayun. Tama, bunso. Hindi ko na ipipressure yung sarili ko sa ibang tao. Tama. Matibay na ang bunso natin, guys. Nakaka-proud na talaga. Huwag mo na lang intindihin yung mga negative. Kasi kapag inintindi mo, mas lalo ka lang malulungkot, mas lalo ka lang panghihinaan ng loob. And syempre, mawawalan ka ng gana. Yan, dumating din tayo sa point na nawalan tayo ng gana na mag-vlog, maganto, gawin yung mga ganitong bagay. Dumating po sa point na nawalan po ako ng ganun. Kasi yun po talaga yung totoo. Kahit pa sabihin natin na talagang sikat tayo, pag nag-upload tayo, madaming manonood. Pero pag dumadating yung point na binabash ka, kung ano sinasabi sa'yo, parang minsan nakakapag-isip ka rin na gusto mong ano, umalis na lang, ayaw mo muna. Nawawalan ka ng gana. Kasi nga, hindi na-appreciate ng iba yung ginagawa mo. Pero mas marami naman yung nakaka-appreciate. Pero masakit din kasi sa dibdib at nakakawala po ng gana. Kahit nga ako yung naririnig ko lang na about sa kanila, yung mga pambabati ko sa kanila, yung mga kinokontent sila, nasasaktan din po ako. Kaya, asahan nyo guys, sa loob ng maghapon, halimbawa sa umaga hanggang ano, maghapon ako, o mag-live lang ako, or wala akong upload, masama po yung loob ko noon. Kasi hindi man ako yung binabash, hindi man ako yung binabatikos, nasasaktan po ako para sa kanila. Nasasaktan po talaga ako. Ang sakit kasi sa dibdib na yung iniidolo mo ay dinadaw ng mga tao na hindi naman karapat-dapat na para yun sa kanila. Diba? Napakababait nilang bata. Sila ang hangad nila ay makatulong sa kanilang mga magulang. Makatulong sa mga tao. Pero ano nangyayari? Diba? Parang ang sakit sa dibdib, talagang dinadamdam din natin kasi ganoon natin sila kamahal. Kaya naiintindahan ko yung ibang medyo nagagalit na naakala ng iba na basher na sila. Pero sa totoo lang, inilalabas lang yung mga nasa loob nila kasi nasasaktan sila. Kasi nga, iniidolo nila ang mga batang ito tulad ko. Pero pag ako guys, minsan talaga tatahimik na lang ako. Tatahimik po ako. Iniisip ko rin. Minsan naiiyak din ako mag-isa. Naluluha ako para sa kanila. Na sa murang edad, nakakaranas ng ganyan, na wala namang ginagawa, kundi magpasaya ng tao, tumulong sa tao, magpakilig sa mga tao, di ba? Na nakakawala ng stress sa mga tao na mga nasa ibang bansa, sa mga maiedad ng mga senior, na mga bedridden, na yung mga may sakit, na sa pamagitan nila ay nagiging gamot sila, napapasigla nila sa araw-araw. Di ba? Nakakalungkot po talagang isipin na dumadaan sila sa mga ganong pagsubok na hindi naman dapat. Di ba? Ay, nagiging emotional tayo. Grabe. Pero dahil sa mga advice po ng iba, ng mga supporters natin, syempre sa lahat po na nandito nanonood and sa mga nag-e-effort na i-message ako, sobrang nabuhayan ako and nagkaroon ng lakas ng loob, nagkaroon ng confidence ulit, nakabangon ulit sa palungkutan. Kaya sobrang salamat. And syempre sa ano din, sa payo din nila papa, nila tito, nila tita. Sobrang nakakagaan ng loob. Lalo na sa payo ni Langga. Yun. Sabi niya, Langga, andito lang ako palagi. Huwag mo silang isipin, basta. Wow! Ang sarap nung ganong partners no sa buhay na andito lang ako palagi sa'yo. Ay, grabe. Doon pa lang talagang mabubuhayan ka na ng loob, di ba? Masaya. Yun yung mahalaga.
Kasi mahalaga lang naman talaga is kontento at masaya ka. Mm-hmm. And syempre, masaya ka din sa ginagawa mo. Sa ginagawa mo. Sa pagtulog. Alam nyo guys, sa totoo lang, di ba? Minsan nalulungkot din ako. Nag-o-open ako dyan kay Bunso. Minsan sa kanya pa nga eh, natutuwa ako sa advice niya sa akin. Alam nyo po kung bakit natutuwa ako sa advice niya sa akin? Kasi na-adapt niya. Marunong na siya ngayon sa buhay. Ako pa yung talagang sinasabihan niya, pinangaralan niya sa mga kalungkutan ko nararamdaman. Totoo yan guys, nag-o-open ako sa kanya. Pero bumabaliktad, ako na-advise niya. Ina-advise po ako niyan, kaya ako natutuwa at masyadong matibay na ngayon ang ating bunso. Talagang grabe na ang mindset, talagang natuto na sa buhay. Even without camera, ganyan. O may camera man, basta ang pagtulong andyan. Yun ang mahalaga din. Yes. Basta bukal sa puso mo. Tama. Hindi naman lahat kasi dapat i-camera talaga. Kaya, stay positive lang po tayo. Mm-hmm. Huwag na po natin i-entertain yung mga negative. Tama. Isa sa mga ano din yan is, isa din yan sa mga rules. Sa mga rules na binigay po namin ni Langga. Para ano, mas masaya kasi kapag masaya. Yun. Yung walang... Yun ang sabi sa akin ni Bunso. Mas masaya kasi, tita, na masaya lang tayo. Mm. Ay, naku Bunso, ang sarap mong akapin. Ay, grabe. Walang gulo, diba? Mm-hmm. Mas masaya naman po talaga kapag walang gulo and magaan sa puso. Pag gano'n. Silang nga po kasi ayaw nyo nung... magulo. Gusto niya lahat nagkakaisa. Mm-hmm. Actually, ganun din po kami. Ganun din po ako. Gusto ko ng ganun kasi mas magaan sa puso na yes. Walang ganuhan, walang gantuhan, walang ribatan, walang karinigan, mga ganun po, diba? Kaya naman guys, sumusunod po kami dyan sa rules nilang yan. Kaya kung sasabihin nyo minsan, hindi kami nagsasalita sa mga nangyayari. Kasi po may rules. Iginagalang po natin ang rules po ng atin langga. Kasi nga, reactors tayo nila. Tsaka, pwede naman po tayong magsalita rin eh. Pwede naman tayong magrebat din. Pero, in the good way naman, na talagang pagpapayo lang. Pero, minsan kasi, hindi nila ina-accept yun. Nasabihin nila, iba yung dating. Kahit kaya, lumaban ka, magsalita ka, wala rin. Kasi iba ang dating nun sa kanila. Diba? Kaya, sabi niya sa akin, pag nakakabasa siya ng mga negative comment, lagi ko siyang pinapayuhan yung mga pinapayo niya sa akin na, huwag mo nang intindihan yun lang da. Kasi, part yan ang pagiging YouTuber. Yun. Marunong na talaga ang bunso. Diba? Sabi ko, katulad na lang sinabi mo, i-avoid mo na lang yung mga negative. Wow. Diba? Kasi, kapag pinansin mo lang, lalong. Mm-hmm. Grabe. Nagpa-pray na lang ako kay Lord na sana malagpasan ko yung mga bagay nito. Sana malagpasan namin yung mga gantong sitwasyon. Hindi naman ako binibigo yung God. Grabe, no? Grabe. Ito pang mga bata talaga ang iintindi. Sa mga sagutan na, ay grabe, wala ako masabi. Sobrang bait nilang dalawa. Talaga sila pa yung mag-a-adjust. Talaga sila pa yung nahayaan na lang. Diba? Alin pa yung mga bata ang marunong magpasensya. Yun yung para sa akin, guys. Kung ito pa mga batang ito talaga ang umuunawa sa halip na mga matanda ang umuunawa. Sila ang umuunawa. Ay, grabe talaga. Yeah. Sobrang salamat kayo. Thank you, Lord. Napakabait mo pa rin talaga sa amen. Thank you, Lord. Bait ng bata. Kaya ano lang, stay positive lang po tayo. Lagi lang naka-smile, syempre. Number one, smile. Smile. Para kahit laging beauty. Kahit ang daming problema, kahit na ang daming nangyayari na kaguluhan. Smile lang palagi. Yes. And stay positive. Kasi, pag positive kang tao, ma-overcome mo yung problema mo.
pag lagi kang positive, laging papasok yung swerte. Laging dadating ang blessing pag lagi kang positive sa buhay kasi sasamahan ka ni Lord dyan. Diba? So, ayun, 1 hour na tayo. Sa mga nakapasok man dito ng bashers, mga negative comment, hayaan na lang po natin yan. Part na po talaga ng ating buhay. Kaya, diba? Panalangin na lang po sila sa sana masaya sila sa ginagawa nila. Yes. So, ayun, babush po, and God bless. Maraming salamat po sa... Thank you so much, Bunso. Nakasubaybay, and sa... pagsubaybay sa mga sumunod na sa mga humabol pa po, maraming salamat po. Thank you so much, Tim Bunso. Inasaya mo kami. Good night, everyone. And syempre, sa mga umaga, hapon dyan, magandang umaga po, magandang hapon, and magandang gabi. Napakabait naman ni Bunso. Cute. Thank you so much po. Gandang-ganda pa. Yes, babush. Next time ulit. Shoutout po sa 2,460 viewers. Maraming salamat po. Good night. I love you all. Love you too. Ingat stay palagi. Stay positive and smile. Yun. Stay positive. Ayan. Yun na ating gagawin, guys. Stay positive and smile. Stay positive and smile po tayo. Ay, grabe. Napakabait ng mga batang ito. Na talaga, sila pa talaga ang nag-a-adjust. Sila pa talaga yung nag-a-advise. Diba? Nakakatuwa. At talagang hindi tayo nagkamali ng ating hinanga ang mga bata. Ano? Ng mga ating iniidolo. Hindi tayo nagkamali sa Rochelle. Sobrang babait po nila. Kaya saludo ako. At lalong maraming blessing pa ang darating sa kanya. So yun guys, thank you for watching. At kung nagustuhan mo itong reaction video ko, baka pwedeng pa-like, share, and subscribe. Trending Pia po. Ayan, na nagsasabi na, always smile po tayo para laging positive. Bye-bye po! Ingat palagi. Love you guys!